What's up guys? It's me, Blackjack, and welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, ay huwag nyo naman kalimutan na click ang aking subscribe button. Tapos sama nyo na rin ang aking bell notification para maging updated kayo sa mga videos na i-upload pa. So ngayon ito, mabiyaya ako ngayon papasok sa trabaho gamit ko si XRM. Pamunta ako ngayon ng Motor Trade Yamaha Tandang Sora. So ayan guys, welcome back. So ayan, another video na naman tayo. Meron kasi tayong bagong ano ngayon, may bisita tayo ngayon doon, may bagong dating. Okay, so nandito na tayo at mag-o-open na sila. So pakita ko sa inyo yung bagong yung bisitang sinasabi ko. So ayan, welcome sa Motor Trade Yamaha Tandang Sora. Okay, so kumaya pakita ko sa inyo yung sinasabi kong bisita. Nabulol ako, bigla ako na bigla ako na chat. So guys, ito yung bagong unit ni Yamaha. Actually hindi na siya bago. Ay, hindi siya bagong unit. Baga datihan naman na siya. Ano lang, nagkaroon lang ng konting upgrade sa kanyang itsura. So ito yung Sniper 155, yung standard version. So yung S, papakita ko rin sa inyo, pero sa next vlog na yon mga paps. So ito, kung nakikita nyo paps, medyo ang kanyang pagbabago, nagkaroon ng parang medyo lumaki yung kanyang harapan. Ayan ito, lalo na yung kanyang headlight, ayan, medyo lumiit kumpara sa dati. Tapos yung pinaka kanyang eagle eye, ayan ito, nag-iba rin. So lalo na itong park light niya. Kapag nag-open na siya, mas maliwanag. Naka-liquid cool na rin siya. Meron siyang radiator. Then isa sa mga nabago sa kanya na wala dati dun sa unang snipers, ito. Ayan, ito. Dati wala ito. Yung iba nagpapagawa pa ng cover dito. Ngayon, sa bagong sniper, meron na siyang engine cover. Or yung tagasalo ng putik, mga ganyan. Yan. So ito yung kulay na black. So tatlong kulay yung meron nito. Ito yung kanyang color blue and yellow. Fuel injected. Then, naka
BBA na rin siya. So muffler niya naka full heat guard, kahit yung mismong tip sa pinakadulo ng kanyang muffler sa naka ano na rin, may cover na rin, kumbaga may heat guard na rin. So walang paso. So sa harap LED, ganun din sa kanyang likod. Ayan, kita ba? Ayan. So iba na rin yung kanyang design. LED light, yung tail light nya. Ito yung signal light, left and right. So bulb itong sa tail light nya. Tapos single monoshock. So isa rin sa nabago sa kanya, dati sa unang Sniper ang sprocket niya nasa 43. Ngayon dahil 6 speed na siya, 46 by 14. Okay, pang high speed. Kaya talagang kaya niya nang habulin si ano, Sniper, si Raider 150 FI, tsaka si RS 150 FI. Alright. So yan, sa gulong. Ang gulong niya tubeless, 5 star spoke. Ang size, size 17. Then 90 by 80 siya. Okay. So this brake ang harapan niya. Then yung size naman sa likod is 120 by 70 by 14 tubeless tire. So ganun din, disc brake din ng likod niya. So harap likod, disc brake. So isa pang nabago dito is nawala na siya. Dating Sniper is meron siyang kickstart. So ngayon wala na siyang kickstart. Okay, so ang starting option na lang natin is ignition, yung start button, electric. So ito yung sa kanyang sa may handlebar, ang may kill switch pa rin tayo. Then hazard on off, kasi ito yung ignition. So full digital panel, then may passing light, left and right, and horn. Tapos yung sa upuan, yan, so napaka slick design. Sa fuel tank capacity nito, ang kanyang capacity is nasa 5.4 liter. So 155cc, dati ano siya, 5 speed, ngayon 6 speed na siya. So mas mahaba ang kanyang ano, pagkakambyo. Alright. Hello guys. Ako nga pala si Christian. Dito po ako sa Yamaha Motor Trade Tandang Sora. Ayan, bali, ayun po, papakilala ko po sa inyo yung bago pong ano, labas ng Sniper, na sa dating 150cc ay 155 na po siya. Ayan po. Itong kulay po natin sa Sniper, may tatlong kulay po tayo. Meron tayong itim, which is ito na po yun. Meron din po tayong dilaw, sa mga may gusto po ng kulay na dilaw. At yung panghuli, yung asul. Yung po yung tatlong kulay natin sa Sniper po. Doon po sa mga nagtatanong kung magkano po yung presyo ng bago pong Sniper 155. Sa dati pong presyo, 102,900. Ngayon po, nasa 114,900 po siya. Ayun, sa mga gusto pong mag-cash, punta lang po kayo dito. At sa mga gusto po namang kumuha po ng installment, ang down payment po ni Sniper 155 ngayon ay nasa 17,000. Ayun po. Tapos ang 3 years po niya ay nasa 5,198. Ayun, may less 200 po tayo para sa rebate po. Mga nagtatanong naman para po sa requirements. Ang requirements lang po natin, tatlo lang po 'yon. Para sa employed po o sa may company or agency, kailangan lang po natin ng latest 1 month payslip or COE.
Yung pangalawa po, photocopy lang po ng valid IDs at saka photocopy lang po ng proof of billing. Doon naman po sa mga may business, barangay business permit lang po ang kailangan po natin. Tapos yun po ulit, yung photocopy po ng valid ID at saka photocopy po ng proof of billing. Ayun po mga paps, hanggang dito lang po muna tayo. Sa susunod po naming pagbablog ay papakilala po namin naman yung Sniper 155R, yung medyo mas high-end po dito. Ayun po, yung keyless na po siya. And hanggang sa muli po, Christian po ito, marketing assistant ng Yamaha Motor Trade Tangdang Sora. So ayan paps, nakita niya na yung bagong bagong Sniper 155. So sa ngayon, yung standard version muna. So abangan niya yung next video natin, video ko. Yung Sniper 155R naman. Kumbaga yung mas advanced sa standard. So, ganito na muna yung ating video. So, kung nagustuhan nyo, don't forget to click the subscribe button. Sama nyo na rin yung bell. Like and share nyo na rin. Then, always remember, ride safe, stay at home kung wala namang gagawin sa labas dahil pandemic pa rin tayo hanggang ngayon. Peace out.